Radyo 5. Ayan po yung pananaga po sa kamay po ni Tatay Ignacio Mayatahe, Pasintabi lamang po. Natapyas po yung kanyang balat at ayan po yung taga. Ilang stitches po? Ilang tahi po yan, ma'am? 7 po. Bakit po nagawa ito ni Kagawad? Hindi po namin alam kung bakit niya pinag-iinitan yung kapatid ko. Basta nung gagarahi lang po yung kapatid ko doon sa compound namin, parang nagbusina lang po yung kapatid ko kasi yung aso sumasalubong. Eh, nandun naman po siya sa unahan, sinita po niya na, bakit mo ko binubusinahan? Sabi naman nung kapatid ko, hindi ikaw ang binubusinahan ko yung aso. Umalis na po. Tapos nung pagbalik, tama-tama nakagarahin na po siya sa compound namin. Pagharap niya pong ganun, tinaga na po siya. Tapos paatras po siya. Oh. Hinabol pa po siya. Doon po siya dumaan sa mga palayan para hindi po siya mahabol kasi may motor pong single yung si Kagawad. Okay. Pupunta po sana siya sa barangay para mag-blatter. Inano po siya, sinundan po siya doon. Nung makita niya pong andyan na si Kagawad, tumakbo na naman po siya pabalik papunta sa bahay namin. Nagtago na po siya. Umaga na po siya nakapunta doon sa caretaker niyang bahay sa bayan. Saka lang po siya nagpagamot. Tapos nung nagpagamot po siya, pumunta po siya sa police station. Ang sabi po nung police station, doon po daw sa barangay. Nung napunta na po siya ng barangay, inabutan po siya ng sumon na nagreklamo yung Kagawad na inaabangan daw po siya. Kaya niya, inireklamo niya na inaabangan siya. Ma'am, nakakulong na itong si Kagawad? Hindi pa po. Sa barangay po kami pinag-ayos? Opo. Meron lang nangyayang pangananga, pag-aayusin pa rin? Opo. Bakit di po dinampot si Kagawad at in-inquest? Kasi wala daw pong tawag ang barangay doon. Eh, nagpapablatter na nga po kami. Ayaw kami pablatterin. Dapat pag may pananaga, yung si barangay na mismo ang mag-refer sa kaso doon sa police. Para yung police, kung pasok pa sa reglementary period, pwede siyang arestuin at i-inquest. Dapat hindi ko kayo pumunta sa barangay pag ganun. Diretso na dapat kayo sa PNP. However, ang pagkakalam ko, sa barangay, may mga police din dyan. Supposed to be naka-standby, police assistance. Sino pong pinilapitan nyo sa barangay? Yung Chief Tanon. Kagawad, Edgar Balindan. Magandang hapon po, Kagawad. Sino po? Kagawad, sabi mo sa akin kung saan yung mga lugar na dadaanan mo sa mga susunod na araw kasi para makaiwas ako sa'yo. Delikado ka pala, Kagawad. Baka pati ako mataga mo. Ay, hindi po. Mukhang mamatay tao pala kay Kagawad. Eh, hindi po. Eh, bakit nyo po tinaga itong si Mr. Ignacio Lorzano? Hindi ko naman po tinataga yan. Ayaw ko kung saan nagsuot yan dahil nagsagutan kami niyan. Okay. Tapos tumakbo. Oo. Nung tumakbo, hinabol mo? Hindi ko na nga yan nahabol dahil hindi ko naman kayang tumakbo pa ng matulin. Kaya nga, hindi ka marunong tumakbo na matulin dahil meron kang motor. Kaya ginamit mo yung motor para habulin siya, di ba? Ay, hindi po. Hindi ako naghabol ng motor. Yung motor ko nga po naiwan sa tapat ng gate nila eh. Sino nagtaga sa kanyang kamay? Ay, aywan ko kung paano yan. Sir Ignacio, sabi ni Kagawad, di raw siyang tumaga sa'yo, tumakbo ka raw at hindi kanya nahihabol. Tumakbo yan eh. Nung makita ko uli, nung lumabas, yun na ang sinasabi niya. Kaya hindi ko naman yan, sagutan kami niyan, nagkaway. Tapos nung malapit ko nung nilalapitan ko yan doon sa kalsada, tumakbo. So ano nangyari po sa kamay niya? Baka mabagayan doon sa kanila. Ano pong nangyari sa kamay niya? Ay, aywan ko sa kanya. Itong sugat daw ng inyong mister ay hindi gawa ng pananaga ni Kagawad. Ano pong masasabi niyo doon? Eh, nung naharap na sila sa barangay, ang sabi niya po, kaya daw niya tinagayo si Ignacio kasi panay daw ang, sabi niya, duro-duro kung ano po pinagsabi. May statement po siya sa barangay na. Merong statement? Opo. In writing? Opo. Sir Chairman Belitario? Opo. Chairman, nagpa-blatter po itong si Ignacio diyan sa inyong barangay, Mr. Ignacio Lorzano, dahil nga po sa pananaga ni Kagawad. At sinabi naman ni Kagawad ang dahilan kung bakit siya nanaga. Ano po yung blatter niya? Sir naman, wag na kayo mag-angangaan. Ginagawa mo naman kami patik tanga. Sir, kung gusto mo gawin tanga yung matauhan mo lang wag kami.
Opo, opo, sir. Yun, yun ang kuwan niya. Sabi kaya nga, niya, sir, di ba nagpa-blatter? Sino pong kumuha ng blatter? Opo. Sila po ang kuwa po. Siya po ang nagpa-blatter po. Si Ignacio Lorzano, pumunta po dyan sa inyo para magpa-blatter dahil tinaga po siya ni Kagawad. Di po opo, ba? Opo, nung Lunes po. Lunes nung po Lunes, kaya nga po. Na. Nangyari po yung kuwan Linggo ng gabi. Linggo ng gabi, okay. Tapos pumunta siya Lunes, opo, di po ba? Nagpa-blatter po siya, tama? Opo, opo, okay, sir. Lunes na po. Lunes na po. O, Lunes na umaga. Sino po ang kumuha opo ng blatter? Yung secretary po. Secretary. Anong pangalan po ni secretary? Melissa po. Melissa. Di pa doon sa blatter ni Melissa, sinabi po ni Ignacio na siya po'y tinaga ni Kagawad. Di ba? Opo, ito, kapo, para ma, kapo, pabasa ko po yung blatter niya po. Di, dapat sir, Ignacio, by now, nabasa mo na yun, sir, kasi tinawagan namin kay Out of Time kaninang umaga pa na we will be calling you. Don't tell me, hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung ano nakalagay sa blatter. Opo, that's BS. Opo, opo, klarado po, para makuha natin yung blatter sir, niya. Sir, bakit mo pa kailan basahin pa? You just have to tell me anong nakalagay sa blatter sa pagkakaalam mo dahil nasabi na namin sa inyo kaninang umaga pa. Opo, yun po ang nakakuhaan sa blatter niya po. Kaya nga po, so nakalagay sa blatter na sa ayon sa reklamo ni Ignacio, Sir Ignacio, siya'y tinaga ni Sir Edgar. Oo. Okay. So, ano pong ginawa niyo matapos niyo pong mabasa yung blatter? What did you do? Kinawa po na pinakuha po sila, pinasumon ko po yung ito, yung si Kagawad saka sila po. Pinagpapo po sila, ayos po sila. Sir, hindi dapat eh. You know what? Pasok pa sa reglamentary period, nangyari po Linggo and then Lunes, nagpa-blatter. Dapat, sir, opo, kung nasa tamang pag-iisip ka pa bilang isang barangay chairman, tumawag po kayo ng polis o nirefer mo siya sa kapulisan para yung polis po mag-iimbestiga na mag-take over at kung kinakaila ipagamot, ipamedico-legal, ipamedico-legal. Yung nangyari kasi po nung gabi, di na po maagilap po yan. Nung, pinapahanap ko po yan nung Kagawad, pinapahanap po sila. Sinong nung, hindi na maagilap? Si Kagawad o si Mr. Lozano? Lozano. Di na po hindi po mahanap yan po, sir. Sino pong hindi mahanap? Sino hindi mahanap, sir? Si Ignacio po, sir, nung gabi. Sir, baka si Kagawad, sir, ang hindi mahanap. Pwede ba naman biktima hindi mahanap? Pinahanap po yan, sir. Kasi umalis po siya. Pumunta raw dito sa barangay tapos umalis. Mister, kaya Lunes na po siya ang pumunta. Mr. Lozano, nagtago ka raw matapos kang tagayin. Yun ang pinapalabas ni chairman. Nagtago ka raw, hindi ka na makita. Nagtago ako po, sir, kaya nahabol pa ako. Kaya natakot ako sa kanya. Nahabol pa ako po sa barangay. Kaya nagtago na ako. Ah, sinunod ka sa barangay? Opo. May hawak-hawak siyang taga? Opo. Sino nakita na may hawak-hawak na taga ito habang hinahabol ka sa barangay? Hindi man po, basta tumakbo na lang ako po. Basta hinahabol ko po ako doon sa barangay. Na sobrang takot ko po. Kasi una po, doon ako sa may tindan. Pinahuli po niya. Sabi nung Chief Tanod, may tama yan, ba't uhulihin ko? Sabi ni Chief Tanod. Kaya ako po, kinuha siya, hinarang siya nung Chief Tanod po. Hinarang si Kagawad? Opo, nung Chief Tanod po. May hawak po si Kagawad ng gulok nang siya po'y harangin ng mga Chief Tanod? Opo, hinarang po siya. Kasi ako may Tagala, okay, kaya ako pa pinapauli niya. Okay, Kagawad. Opo. Nakita kayo ng Chief Tanod na may hawak-hawak na taga habang hinahabol papuntang barangay itong si Mr. Lozano. Sino po? Lalo po? Sinasayang ko lang oras dito. Staff Sergeant Marlon Gallarte, magandang hapon po. Hi, hello po. Sir, good afternoon po and good afternoon po sa lahat na nakikinig ng inyong programa. Opo, sir. Sir, nakapag-file na po kayo ng, na-file nyo na po yung kaso laban dito kay Kagawad? Bali po, sir, pumunta po yan dito si Sir Ignacio kasama po yung kapatid niya. Okay. So, bali po, gusto pong file ng kaso. Uh-huh. So, ang advice po ng ating investigator ay dumaan po muna sa barangay level para po, whoa, sir, lumakas yung... Wait a minute. Mm-hmm. Isa ka pa. Tawagan mo nga yung PD at saka yung RD. Sargento, paano ka naging sargento? Sir, bali... How did you become a sergeant? Spokesperson lang po ako, sir. Kaya nga, regardless kung spokesperson ka, PIO ka, public information officer, dapat mas lalo ka marunong, sir, magsalita na yung pananalita na gustong marinig ng taong bayan. Bali, yung sandali ano lang, sir, kasi, staff, sir, sergeant ka, sir. Paano ka naging staff sergeant? May pumunta dyan sa'yo para masampan ang kaso na tinaga and then i-refer back mo sa barangay? Bali po kasi, sir, pumasok po yan, sir, sa physical injury kasi yung medical certificate po na pinakita dito sa amin, sir, wala naman po, sir, na ano, na healing period na nakalagay po. Sir naman, kung walang healing period, then all you need to do is samahan nyo po itong biktima
ulit doon sa medical legal, kasi nandiyan na po sa inyo, hawak nyo na, and then kayo po mismo ang tutulong para kung sino man gumawa ng medical legal, tanungin, gaano ba katagal ang healing period nito? Di ba? Opo, sir. Opo. Or you can go ahead and file it na physical injury and then let the physical decide base doon sa medical certificate. Tama ba ako? Tama ako, sir. Opo, sir. Opo. Okay, thank so, you. So, bali, sabi po nga namin, sir, pwede naman po namin i-file yung kaso. Oh. Pero baka po pagdating sa physical niya, sir, i-dismiss lang kasi hindi po dumaan sa process. Kasi po, yung physical injury po, sir, pambarangay po. Sir naman, yung pananaga, pambarangay po yan? I don't think so. Yung pananaga, this we can call this as frustrated murder pa nga siguro ito. Diba? Frustrated homicide. Kasi tatagain siya, tapos tumakbo siya, humabol. Murder pa dapat to, frustrated murder, kasi habulin pa siya. Nandun yung tangka, nandun yung plano, napapatayin siya. Tapos pambarangay. How did you become a policeman, sir? Mawalang galang na po sa inyo, sir. Apo, sir. Tapos i-refer back mo sa barangay. Kaya pala marami mga tao na hindi lang pupunta sa polis, pupunta lang sa Rapitulfo. Kasi pag pupunta sa polis, ginagawa silang parang eh kung ginagawa nyo lang po sana ang trabaho nyo, sana hindi na pumunta sa amin itong si Ma'am Baby. Opo. Naayos na problema dyan. Eh kaya pumunta sa amin dahil kayo. Sorry, sir, ha. Lumuwas pa siya dito, sir, para magsumbong kasi pumunta na pala dyan sa inyo. Kayo, kung hindi kayo hindi sana nasayang oras ni mapagpunta rin sa pamasahe. But anyway, hindi masasayang dahil makakuha silang justisya. Pero what I mean is, kung ginagawa nyo lang po trabaho ninyo, eh marami na po sana mga kasong nasusolve right there and then na hindi na kailangan pang pumunta sa amin. Kaya po tumatakbo sa amin kasi nga po, mga estupido po kayo, sabi po ni Shari. Oh, Shari, na-high blood na Shari sa inyo, sir eh. Huwag nyo i-high blood si Shari, sir, ha? Si Shari, titimpi lang yan. Huwag mo na ulitin, sir, ha? Opo, sir. Mag-sorry ka, Shari. Sorry, ma'am. Sorry. Oh. Atty. Negari Tungol ng ACCIS at Senate. Yes, sir. Maging, ano natin to, Chief of Staff. Atty. Negari. Yes, sir. Itong si Sir Ignacio Lorzano, pinagtataga ni Kagawad. Tumakbo, papuntang barangay, hinabol pa rin ni Kagawad. Talagang gusto patay ni Kagawad sa pamagitan ng taga. Ngayon, pumunta siya sa polis para magsumbong. Sabi ng polis, pambarangay lang yan. Nung tinanong ko, bakit pambarangay? Kasi wala rin naka-specify doon sa medical certificate kung gaano katagal ang healing. Ay, hindi pwede yun, sir Happy. Kasi napag-mix up ng ating kapulisan yung konsepto ng frustrated homicide pati ng physical injuries. Dito po kasi, sir Happy, natamaan na yung biktima. Tapos, clearly there is intent to kill. Dahil kung saan pinatamaan at dun sa method ng kanyang patama, no, hinabol niya pa nga using a bladed weapon. So there's intent to kill here. Frustrated homicide to, it can go straight to the physical, sir. Hindi frustrated homicide. Barangay. Okay, hindi pa pwede may pasok sa frustrated murder kasi tumatakbo na, hinahabol pa rin, gusto talagang patayin. Frustrated homicide ang mas bagay dito based on the injuries po na na-suffer pati dun sa circumstances po ng case. But regardless, sir, gusto ko po i-approach talaga na ilabas natin sa barangay kasi syempre takipan po ang mangyayari dito is not. Kaya nga, tinatawagan ko na yung kataas-taasa sa Kamsur. Hindi na itong si Staff Sergeant na nagkamali nga. Anyway, nagsorry naman siya kay Shari dahil sa kanyang katangahan. Tinatanggap naman ni Shari. Huwag natin i-push. Tawagan natin yung PD para may file yung kaso. Di ba? Frustrated homicide ito. Frustrated homicide, sir Rafi. Tapos, let's not allow this din na baka sabihin din na ay nakafile na sa barangay. Tapusin na natin dyan. That's not a reason po, sir. Pwede sila mag-file direkta ng piskalya. Di ba ma-override ng piskalya itong barangay? Yung piskal yes, injury? Yes, hindi naman po kailangan. Yes, sir. Tama po yun. You don't need to go through the barangay process. Baka kasi sabihin ni Chairman, andito na yan eh, kailangan pa ng certificate of file action. Yung bang patawag 1, patawag 2, patawag 3, hindi na. Di ba pwede na mabypass yan? Yes, sir. Kasi I don't think mag-settle din naman ang parties. And we don't need that as a condition precedent for filing. So file na po talaga tayo diretso sa fiscal niya, sir. Maraming salamat, Attorney Gary Tungol. Ma'am, pasasamahan ko po kayo sa aming reporter. Diretso na po tayo sa provincial director at kataas-taasan. At doon po tayo magsasampa ng kaso. Opo. Criminal. Labang kay Kagawad, and then magsa-file din tayo ng kasong admin. Opo. Para doble, masisibak siya, makukulong pa. Magkakaroon po kayo ng ustisya. Huwag ko kayo mag-alala, sagot ko po lahat.
Opo, sir. Okay. Salamat po. Saan po kayo nakatira dito ngayon? Diyan po sa Pasig. Pasig po, San Joaquin. Sir, diyan po ako nakatira. Umuwi lang po kami para tulungan yung kapatid ko kasi mag-isa lang po siya doon eh. Sige, may tirahan kayo dito dahil kung hindi i-check-in kita sa hotel, okay naman tirahan mo kayo dyan. Meron po. Sige, bigyan na namin kayo, ma'am, ng mga pocket money pang gastos habang nandito. And then, pag nakuna namin kayo ng ticket, lipad na agad tayo. Most likely ba kasi isang bukas? Sir, dito na po talaga ako nakatira sa Pasig. Ah, dito na ka nakatira? Opo. Akala ko pumunta pa kayo dito. Umuwi po kami, tapos bumalik po ako para humingi po ng tulong. Kasi doon po hindi namin naayos eh. Pinaghiring lang po kami sa barangay. Ang tatlong beses, tapos ngayon paghihintay pa kami sa Lupon. Lupon eh. Nagtatakipan po eh. Colonel Perez, magandang hapon po, sir. Colonel. Hi, good afternoon po, sir. Opo, Colonel, meron po itong isang pobreng kababae natin dyan sa Nabwa, Camarines Sur. Nabwa. Opo. Sakop niyo po yun? Pinagtataga po ng isang kagawad. Ngayon, hindi po siya makakuha-kuha ng hustisya. Pinagpapasapasan po siya kasi nagkakampihan po itong kagawad chairman. Pati yung pulis niyo po na Staff Sergeant Marlon Gallarte, PIO ng Nabwa, Kamsur, hindi po alam yung pinanggagawa. So, sir, sasamahan po namin yung biktima dyan sa inyong tanggapan. Pakitulungan na lang po. Maganda po. Sige po, para matutukan po natin. Sige po. Darating po kami dyan siguro. Thursday po. Nandiyan po kami. Thursday. Ano po yan? Thursday na. June 2. Basta Thursday po. Opo. At for the meantime, sir, baka pwede kayo magpaposte ng mga pulis natin sa bahay po nitong biktima kasi si Kagawad nanggigigil pa rin at yung gulok po, sir, hindi pa rin po naisusurrender. At ang balita po namin, itong si Kagawad, mukhang ano hata to, addict. Sige po. Sige, asahan po namin ha, Colonel. Opo, Nabwa. Sige po, tutukan po natin yung case na yan. Opo, off-cam po, mag-uusap tayo para doon sa preparation pagpunta namin at saka yung sa security po ng biktima. Salamat po, Colonel, sir. Apo, sige po, thank you po. Mabuhay po kay Colonel. Thank you po. Sir Ignacio, 101% makakuha po kayo ng hustisya. Huwag lang kayo magpa-areglo. Pag hindi kayo nakipag-areglo, makukulong po ito si Kagawad. Sinisiguro ko po sa inyo. Salamat po. Walang anuman po. Apo, baka pati ito si Chairman, tingnan natin kung pwede bang maidama ito. Yung bang pagkampi-kampi. Tingnan natin, pag-aaralan po natin kung pwede ba itong makasuhan din si Chairman. Diba? Itong pulis, nag-sorry naman na kay Sherry. Huwag na lang, Sherry, ano? Huwag na, idol. Okay na. Thank you. Ito yung nakaka-high blood dito kasi si Sherry, madali ma-high blood to. Pag may mga naapi, alam niyo mga, pag may naapi, itong si Sherry na high blood, nagtitiis lang. Inom ka ng tubig, Sherry. Bigyan ng tubig, Sherry. Para makahinga-hinga. Oh, anyway, thank you. Sige po, ma'am. Sige Nay. Po. Salamat okay po. Salamat po, sir, Sir Ignacio. Salamat po, idol. Oh, salamat po. Thank you po. Thank you. Sige po, punta kayo dun sa kabilang booth.